Ang susunod naman nating kaso, yari dito si nanay. Mukhang may nakikita akong kasong child abuse. Sa halip na kaawaan ka namin, kami mismo ang gagawa ng paraan para pagbayaran mo itong ginagawa mong pagmamakaawa at gumagamit ka ng bata. Sherry, paliwanag mo. Grabe to, idol. Ang lala ng ugali nitong nanay na to, idol. Nirereklamo ni Gabriel De Castro ang nanay ng kanyang anak na si Apple Villanueva dahil ipinost nito sa Facebook, idol, yung muka ng kanilang anak na may placard po, idol, na quote and quote, wala na po akong gatas. Pinanlilimos niya, idol, yung kanyang anak at ang masaklap dito po, ano, nagpapadala naman daw po si Gabriel. Para po sa buong kwento, idol, makakausap po ninyo sa kabilang linya, Gabriel ng Binyan, Laguna. Ako po si Gabriel De Castro na humingi po ng tulong sa inyo, sa Rapitul po na dahil po sa aking anak na pinost po ng dati kong kinakasama sa social media na pinanlilimos. Gusto ko lang po sana makuha na lang yung bata dahil po sa ginagawa ng kanyang ina na pwede pong ikatroma ng aking anak. Sana po matulungan niyo ako, Sir Ravi. Sir Gabriel, nakita ko po yung post ng live-in partner mo. Uminit ang ulo ko, ginagamit yung bata. Opo, sir. Totoo bang nagsusuporta ka o hindi ka nagsusuporta? Nagsusuporta po ako. Yun pa nga po yung ginagawa niya sa akin. Wala pa po yung oras ng trabaho ko. Nasa trabaho pa lang po ako. Magwi-withdraw pa lang po ako mamaya. Minumura na po ako. Sige, ngayon ka na magpadala. Bilisan mo. Eh, yung bata po, kapapadala ko lang po ng isang araw. Tapos nung ilang araw po, nagposta po siya ng gano'n. Nakakaawa naman po yung bata. Parang napipilitan yung bata. Pinicture ng gano'n. Magkano po yung pinapadala niyo sa kanya, sir? Barangay, sir, is 1,000 na diaper at gatas po. 1,000 kada? 1530 po. So, 2,000 kada buwan? Oo, 2,000 po. May resibo po kay niyan, sir, para patunay na nagpadala talaga kayo 2,000. Opo, sir. Meron po. Pero, sir, mawalang galang na. Napakalit naman ata, sir, 2,000. Yung diaper at gatas po, sir, na worth of 1,000 po. Kasi po, hindi pa naman po nagpe-pera yung bata. Kailangan po, gatas, saka diaper po. Pero voluntary po, kung magdadagdag ako, ang ginagawa ko naman po, sir, ginadagdagan ko naman po. Minsan nagpapadala ko ng 1,500, 1,300, 1,200. Ah, sir. Pero yung napag-usapan sa barangay is 1,000 kinsenas katapusan. May trabaho po siya. Ang ginagawa niya lang po, sa tindahan. May tindahan po siya. Opo, pero minsan nga po, may text nga po siya na, magpadala ka na ngayon, wala na naman yung tindahan ko. Kaya ano pong nangyayari sa pagdala ko? Okay, baka okay. Baka pinipili niya lang ng paninda niya. So yung 1,000, sir, na pag-usapan niyo sa barangay, kada kinsenas, para sa gatas lang yon at saka diaper. Opo, gatas, diaper. Opo. Pero sa mga, ano po, kung po, nagkasakit yung bata, o kaya may mga kaarawan, birthday, voluntary niya magsabigyan, binyari, damit po, kaya pangpagamot. Sige po. Sinabi ko naman po sa barangay na, kahit naman po hindi magkakasulat ng ganito, magbibigay ako kasi ano po yan eh, hindi ko naman po tatakasan niya. Sir, actually, ako po nagpalaki ng anak ko. Okay. Binigay ko lang po sa kanya kasi, sir, nanggugulo po sa amin talaga halos. Anong trabaho niyo po, Sir Gabriel? Machine operator po sa production, sir. Yun po talaga na pag-usapan sa barangay na 1,000 kada kinsenas. Opo, sir. Well, gagalangin natin yan. Kung yun ang napag-usapan at nag-agree siya sa harap ni chairman, then, respetuhin natin yan. Ma'am Jocelyn, pakisabi kay Apple, baka makulong siya, makukuha yung baby sa kanya, masasalin dito sa kay Gabriel o sa mga kamag-anak kapag pinagpatuloy niya po yung ginagawa niyang yan, which is i-expose po yung baby sa ganun pong sitwasyon na kaawa-awa at nanlilimos ng gatas. Child abuse po yan, pakisabi. Nagkatuwaan po kasi wala nang gatas. Pinakita sa mama niya po na wala nang tato si Apple. Tapos po, nagulat po kami. Bakit po na kumala? Ma'am, hindi po pwedeng gamitin salitang katuwaan. Hindi po yung katawa-tawa yung ginawa ng anak nyo. Nakakainit ng ulo, ma'am, yung ginawa ng anak nyo. Ako nga, ma'am, eh, hindi ko kaano-ano yung bata. Uminit ang ulo ko. Parang lumilitaw sa akin, parang scammer po itong anak nyo. Pasensya na po, madam, ha? Sir Gabriel. Sir. Kapag pinagpatuloy niyo pa rin po ito, kakasuhan po natin siya. Opo, sir. Makakasuhan siya ng child abuse. Meron pa po kong dagdag, sir. Sige po. Send siya ng diaper at gatas. Alam niyo ba ang sabi sa akin? Eto, masyado kang nagpapanik. Niloloko ka lang. I-save mo yan. Opo, sir. Ang makas ng tama niya doon. So parang nang-aasar siya tapos ginagamit niya yung bata sa sa kanyang kawalanghiyaan. Eh talagang child abuse po yun talaga. Sige sir, tago niyo po yung mga ebidensya ngayon sir. Kapag umulit pa sir, then kasuhan niyo po siya sir. Opo sir. Iparating niyo po sa kanya
na nagsumbong na po kayo sa amin para mabigyan ho siya ng warning na rin. May yanin lang po ako sa inyo eh, sir. Sa ginawa ko po ito, malamang sa malamang po, yun ay magagalit sa inyo. Mag-chat-chat lang kung ano-ano, ba't pa akong nakarating sa inyo. Matapang po kasi talaga po yun, sumusugod pa po sa amin. Ngayon, kapag sinugod ka niya dyan, eh, ibang usapan yun, di tumawag ka ng pulis. Apo, sir. Sobrang tapang ba, sir? Gano'ng katapang? Sir, pati po magulang ko, minura-mura na lang ko eh. Oh. Nasa loob po po ng compound yun, sir. Pinagduduro niya. Tatay ko nasugatan dahil sa kanya. Ba't nasugatan tatay niyo dahil sa kanya? Pinasok niya po yung loob ng bahay namin para sugudin ako, sir. Nakaano po yung bahay nila ko po. Kasi alam ko pong mangyayari. Sumugod po siya. Hanggang sa tatay ko, yung parang binalya niya para nasugatan po sa kamay. Paano mo nakilala ito, sir, itong... si Apple. Sir, sa inuman lang po yan. Pinakilala lang sa antropa ko, sir. Oh, kaya no! Naman pala. Kumbaga, usapan lasing, tapos nagka-relasyon na kayo. Opo, sir. Noong una po, hindi niya inaamin na may anak. Noong mga ilang araw, dinala na sa amin yung tatlong anak. Tinanggap ko naman po, sir. Ah, noong una, hindi niya sinabi na meron siya mga anak? Opo, noong una. Okay, no? Ako na lang po sa text, sir. Meron siyang anak. Tatlo? Opo. Nung nag-text na po ang mami niya na ang mga anak mo nag-aaway na dito. Wala nang gatas ang bunso mo. Oh. At ang papa. Doon mo na booking? Opo. Doon ko na lang po na booking. Eh, sino mas malakas sa inyo uminom? Ako siya po, sir. Ako po totally nagpalaki sa bata. Binigay ko sa kanya kasi naririndi nga po ako. Kahit nasaan ang bata, kahit ako na nag-aalaga. Hindi nga po ako nangihingi sa kanya ng pambili ng gatas. Minuhin po namin magkakapatid yung anak ko saka tatay ko kahit nagbubukid lang po. Pag lumusob siya dyan, tumawag ka ng pulis. Palagi ka ba niyang nilulusob dyan sa bahay niyo? Minsan po napunta yun eh, sir eh. Baka sa ginawa kong to, baka hindi na ko ipakitaan ako. May karapatan pa rin kayo, sir. Pwede naman natin ito dahil sa mga kinukulan. Pwede dahil sa DSWD, MSWD. Para pag-usapan sa barangay ng Sagay, bigyan kayo ng karapatan kasi tatay pa rin kayo. Pero bilang biological father, may karapatan din kayo, sir. May kaso rin siya na minsan pag nagagalit sa akin ng sobra, sir. May sinasabi, hindi mo naman kasi ito anak eh. Pero doon po sa birth certificate, sir, inako mo. Apo, sorry po nakapilido, sir. Well, sir, kung inako mo at pumayag ka at nakapilido sa'yo, kahit na hindi mo anak yun, sir, the fact na inilagay mo sa birth certificate yung pangalan ng bata, obligado pa rin kayo, sir, na magsuporta. Apo, sir. Kaya gusto ko sana yung kumbaga, magpakumbaga din naman siya, sir. Hindi yung sobra tapang, sir. Hindi mo ba sinasabi sa kanya na, oh, niloko mo na ako, sinabi mo meron kang tatlong anak, tinago mo sa akin, tapos ngayon, sa ako nalaman, pero tinanggap pa rin kita, di ba? Opo, sir. Ba't sobrang takot mo sa kanya? Naralaki po kasi talaga yun, sir. Nakakailang beses na yun. Lasa ba nang ginawa nga po kami, sinipa ako niya, eh. Sasuntong pa ako ng kapatid, eh. Pati mga kamag-anak, barumbado. Tinuruan niya, sir, sabi, bago pumasok ng pintuan si Gabriel, sapakin mo muna ng isa. Sinapok ka nga ng kapatid? Hindi naman, no, kasi sinabihan ng barangay. Ay, hindi pwedeng nang ganyan, nasa barangay kayo. Ayusin na nga, tapos mananakit pa kayo. Ma'am Jocelyn. Oo. Ma'am, pakisabi po kay Apple, kakasuhan po namin siya ng child abuse. Tutulungan po namin itong si Gabriel. Dahil child abuse po yung ginagawa niya sa anak niya. Tapos pangalawa, ma'am, yung pag-iskandalo niya, doon po sa bahay ni Gabriel, meron din pong kaso yun, unjust vexation yun. Tapos meron pa po yung physical injury. Kung nasaktan ka ba, Sir Gabriel? Kamay po. Slight physical injury po, ma'am, nung sinaktan ni Apple yung... Dahil binalihan niya si tatay para na makapasok sa pintuan. Tinanggal niya yung kamay kasi tinatanggal ni tatay, pinoprotektan ni tatay yung pintuan para hindi mabuksan. Ginawa niya, tinulak niya si tatay at nasagatan sa kamay, sir. Ma'am Jocelyn, saan niyo ba pinaglihi itong anak niyo? Di apat kilig yung anak niya. Nahawa nga po apat kilig yung anak niya. Sa lahat po ang nag-iintindi. Single mother, tumigil sa tarbaho. Apo. Para maalagaan yung bagong malita bata. Apo. Na hindi tinatarbaho yung ama, tama. Nakatulap niya sa amin yung bagong asawa niya. Yan din nagsisimuli sa inyo. Apo. Pero kaya po nakisimita po ko. Apo. Maganda po makakitapin rin. Sige po, I agree. Pero yung sumbat mo na apat yung anak niya at nag-aalaga siya, kawa-awa siya. Eh, hindi naman po problema ni Gabriel yung tatlong bata. Ang problema ni Gabriel doon na sa isang bata. So, dapat sabihin mo lang siya nag-aalaga sa isang bata. Huwag mo na idama yung tatlo kasi hindi naman anak ni Gabriel yun. Opo, opo. Sir, kung makita niyo po yung bata, napakataba, napakaganda. Pero katawa lang po ng mga kamangkong kasi po nag-aalaga. Yun nga po pong sinasabi ko kanina, ma'am. Hindi nga po pwedeng gawin biro yon kasi may kaso pa rin siyang child abuse yun. Gagamitin mo yung bata sa ganong sitwasyon. Sir,
hindi ko naman si Apple na gano'n natin. Ma'am, nakita doon sa social media, ma'am, eh, na yung bata, ginawang kawawa, na wala na raw gatas, ginamit sa kalokohan, ginamit sa kung anumang dahilan kung ba't niya ginawa yun, nagamit yung bata, mali po yun, pamamaraan na para kunin po yung atensyon ni Gabriel. Okay. Kaya po, sir, ang pakiusap ko po, makausap niyo po naman ang pangalan ng anak ko. Kakausapin. Kailan po namin pwede makausap, ma'am? Sa bayan po tinyo nakalipag. Sige po. Mamaya, ma'am, tatawagan namin. Okay, sige po, sir. Sige, salamat po. Maganda na po, ma'am. Sir Gabriel, tatawagan din po namin si Apple para makuha din yung side niya kasi kanina pa namin gusto siyang tawagan ang palagi namin nakausap yung nanay niya. Babalikan po namin kayo. Okay, sir? Salamat po, sir. Magandang hapon po. Tarnan po, Sir Rabbit Hole po. Ako po yung nanay nung batang na-post po sa Facebook na ninarareklamo po ng akin dati kinakasama si Gabriel De Castro. Ako po ay humihingi ng pasensya, pangunawa, dahil po sa nagawa ko yung pag-post ng ganun na hindi ko po inaasahan na bawal at mali po pala. Pero po na pinagsisisihan ko na po yun. Wala naman po magulang na gustong kaawaan ng anak. Ang akin lang po, maihingi ko po ng tulong yung aking anak sa aking mga pamilya. Hindi ko na po naisip na marami pong makakakita noon dahil dala po ng gibit ng pangangailangan. Dahil hindi ko naman po gagawin yun kung yung ama po ng aking anak ay nagsusustento ng ayos at yung sapat na sustento sa bata. Wala naman po magulang na gusto magutom ang mga anak. Kaya ko po nagawa yun. Sana po maintindihin niyo po. Mahal na mahal ko po ang mga anak ko, sir. Kaya ko po nagawa yun. Siguro po naintindihin niyo po naman yung side ko. Maraming salamat po. Good afternoon po. Si Ma'am Jovita Villavicencio po ba ito ng Barangay Mamplasan? Ay, opo. Ma'am, good afternoon po. Si Jessa po ito sa office po ni Sir Rafi Tulfo. May possibility po na mabawi po o kumbaga makuha po ni Sir Gabriel yung custody ng kanyang anak mula kay Ma'am Apple? Oo, sigurado yun, ma'am. Kasi bawal yung ginawa niya. Dahil sumunod naman sa kasunduan si Gabriel na magsustento. Kaya lang talagang nitan, kahit wala siyang trabahong maganda, yun sa pinag-usapan namin sa barangay, nagsusustento naman siya. Hindi lang siya nakapagsustento, itong nag-lockdown dahil no work no pay. Opo. Ang nangyari, nakakita nga si Mr. Gabby De Castro ng post na ganyan. Kaya agad naman siya nag-chat sa akin sa ganon. Kaya sabi ko, ay, hindi maganda yan. Pwede makasuhan siya dyan. Kaya ginawa ko, nakipag-contact agad ako sa WCPD, di Mandila Serna, ng Binyang. Then, kinontak ko naman ang bawsi ng Dilapas, kung saan nakatira yung si Miss Apple Villanueva. Nakipag-ano naman sa akin ang bawsi ng Dilapas para nakipag-ugnayan siya. At inaantay ko na lang talaga ito na tumawag para na sa ganon. Doon na kami mag-usap sa WCPD. Ay, nako, maraming salamat po sa update na to, madam. Maraming salamat po ulit. Hello, sir. Opo, magandang hapon po. Jessa po ito sa office po ni Sir Rafi Tulfo, Sir Gabriel. Nalaman ko po kay Ma'am Jovita na malaki po yung tsansa na makuha niyo po o mabawi niyo po yung anak ninyo dahil po sa nangyari. Kinikilabutan ako, ma'am. Kinikilabutan po ako, mga sigbogsong. Gusto ko po talaga makuha eh. Anong masasabi ninyo? Humihingi ng tawad ng paumanhin itong si Ma'am Apple sa nagawa niya. Ma'am, hindi naman po sa akin talaga dapat siya humingi ng tawad kasi ang ginawa niya ng kasalanan yung anak eh. Kasi sa case na ganun, ma'am, pwede magka-trauma ang bata sa ginagawa niya. Kaya kumbaga, kung ikaw nahihirapan, sarilinin mo na lang. Mas maganda yung ikaw na lang mahirapan ka na lang, huwag may papakita sa anak mo. Mas maganda pa yung ganun. Sir Rafi Tulfo, maraming salamat po sa tulong niyo na sana po makuha ko po yung anak ko. Gusto ko rin pong makasama ang anak ko habang buhay. Salamat po, Sir Rafi Tulfo. Maraming salamat po. Rafi Tulfo.
po isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho, na mga taong sumuko na sa buhay ibinawi.